Magandang araw mga labs! Ngayon ang video natin ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng garlic longganisa. Ito ay ang aming secret recipe, kaya dito mo lang ito mapapanood sa aking channel. Kaya tara, umpisahan na natin! Let's start guys! Ang una natin kailangan ay bawang. 6 heads na bawang. Ichop natin siya ng maliliit. Ako gumamit ako ng chopper para mas madali. Yan, okay na ang ating bawang. Ngayon naman, kailangan natin ng baboy. Ang ground pork. Kailangan mo ng 1 kilo at 1/4 na giniling na baboy, tapos kalahating kilong bakpat. Ngayon, ilagay mo ng bawang sa giniling na baboy. At itimplahan na natin ng Knorr liquid seasoning, 2 tablespoon. Lagyan mo din ng dato puti toyo na 3 tablespoon. At lagyan mo din ng oyster sauce, 2 tablespoon. At ilagay mo na din ng annatto oil na 6 tablespoon. At syempre, hindi mawawala ang ating sukang Iloco. Lagyan mo siya ng 5 tablespoon. At ilagay mo na rin ang 2 teaspoon na salt. Huwag mo rin kakalimutan ang pamintang durog. Lagyan mo siya ng 2 teaspoon. Pagkatapos ay haluin mo siyang mabuti. Pagkahalo, lalagyan naman natin siya ng kaunting asukal. Siguraduhing malinis ang iyong mga kamay bago hawakan ang longganisa mixture. Pwede kang gumamit ng disposable gloves. Ang bango ng ating longganisa. Amoy na amoy talaga ang ating mga nilagay na pampalasa at lalo na ang bawang. Ngayon naman, pag nahalo mo na siyang mabuti, lagyan mo na ng 2 tablespoon sugar. Kahit anong sugar, pwede yan. At kung bago ka nga pala sa akin channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. Kung nagustuhan mo rin ang aking video na to, huwag mong kakalimutang mag-like at mag-comment kung ikaw ay may mga katanungan or request recipe. Yan, okay na ang ating garlic longganisa. Ngayon naman, ibabalot na natin to gamit ang dried hog casing. Ito ay nabili ko online sa Facebook. Pwede kayong gumamit ng fresh na hog casing gamit ang bituka ng baboy na bibili ito sa mga palengke. Itong gamit ko, ibababad lang natin siya sa tubig ng ilang minuto, mga 1 minute. Then, pagka malambot na yon, okay na siya. Tapos, alisin nyo na siya sa tubig. Yun, pwede na siyang gamitin pang balot sa ating mixture. Yan, ito na nga. Lalagyan ko na siya ng konting tubig. Mga kalahating mangkok or isang mangkok. Basta yung lulubog siya.
Ayan, malambot na ang ating hog casing. Pwede na natin itong gamitin pambalot sa ating garlic longganisa. Pag gagamitin nyo na siya, alisin nyo lang sa tubig. Ngayon naman, magbabalot na tayo ng ating garlic longganisa. Kung wala kayong machine, pwede kayong gumamit ng imbudo or yung coke. Gupitin nyo lang yung kalahati nun para magamit nyo siya. Yung nguso ng bote, dun nyo isuksok yung hog casing. Yan, ang gamit namin ay gilingan ng baboy. Mas madali kasi ang trabaho pag ito ang gamit. Pero kung wala ka naman ganito, okay lang na imbudo o bote ng coke ang gamit mo. At ito na ang itsura ng ating garlic longganisa. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano magtali. At ulit-ulitin mo lang ang instruction na binigay ko hanggang sa matapos ang iyong pagbabalot. Ito na nga ang ating garlic longganisa. Ngayon naman, magtatali na tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagtatali ng mga longganisa. Ngayon, babalutin na natin ang longganisa. Kailangan ang pagbabalot ay nakalatag ang longganisa sa pantay na mesa. Tapos, kailangan kung nakalatag na, hihimasin mo siya palabas doon sa dulo ng longganisa para mawala yung hangin, para hindi siya sumasabog pagka ipiprito na o iluluto. Tapos, una mo siyang talian doon sa unahan. Kahit sa unahan, gusto mo sa kanan, sa kaliwa. Yan, itatali mo na siyang mabuti. Yan, panoorin mo kung paano ang pagtatali. Mamaya i-slow mo ko para makita mong mabuti. Panoorin mong maigi para iyong matutunan ng ating tutorial. Ito ang unang step. Yan. Iikot mo, ipapasok mo naman susunod, tapos pipigain mo ang longganisa at hihilahin mo ang tali. Yan ang tamang pagtatali. Ito ang naka-slow mo. Yan, makikita mo mabuti. Panoorin mo pong mabuti. Yan. O, tapos, isusuksok mo ngayon sa loob ng longganisa. At hihilahin mo ang tali. Yun po ang tamang pagtatali ng longganisa. Tandaan mo lang maigi bago ilak ang tali. Kailangan ang longganisa ay hindi maluwag or malambot. Kailangan siksik siya. At ulit-ulitin mo lang ang step ng pagtatali hanggang sa matapos mo na ang iyong binabalot. Sana'y nagustuhan mo ang ating video for today. Kaya mag-subscribe ka na at i-like mo na rin ang aking page, Jackie Manuel Kitchen sa Facebook, para updated ka kung meron akong mga giveaways or raffle and syempre ang aking mga bagong videos. Kaya salamat sa panonood. At ito na nga ang ating special garlic longganisa. Kaya sana ay subukan mong itry ang aking recipe at gawin mo itong panghanap buhay, pambenta, or kahit anong gusto mo. Kaya hanggang dito na lang. Bye! Thank you for